Balik ako sa office. Alright? Yeah, see you there. Choy! Ano? May nakita ka ba? Balik na sa loob. Kailangan ko na umalis. Wala na akong utang sa inyo, ha? Areglado. Boss, yung bata, babalik pa ba natin yon? Kayo na bahala. Basta yun, hindi tayo sasabit pare-pareho, ha? Alam mo na yung sabihin. Sige, boss. No return, no exchange. Kainin mo na yan! Ayoko! Please, naman lang! Kainin ka! Ayoko! Hayaan mo! Kunti na lang matatapos ang paghihirap mo! Kumain ka! Chief? Chief, nahanap ko na po si Cheska Lozado. Sino to? Chief, hindi na po mahalaga kung sino ako. Balak siyang patayin ang mga kidnappers niya. Kaya please, Chief, bilasan niyo po. Iligtas niyo si Cheska. Hello? Yes, this is Tristan Lozado. Ano sa'yo mo? Arian, ano ka ba? Kanina ka pa mukhang aburido dyan. Tsaka kanina ko pa tinatawagan si Tristan. Hindi niya ako sinasagot. Ay, masamang nangyari kay Cheska. Naiintindihan ko yung pag-aalala mo. Pero huwag mo munang kulitin si Tristan. Na-stress ka eh. Natural na naman mag-alala kay Tristan tsaka kay Cheska. Parang anak ko na yun. Dapat sinamahan ko si Tristan eh. Inaalalayan ko dapat siya, hindi nandito ako. Wala akong ginagawa. Arian, tandaan mo na nandito kayo ni Angelo para sa kaligtasan ninyo. Para na rin sa kalusugan ng apo ko. Hanggat hindi ka pinapabalik ni Tristan, tumito ka lang. Magdasal na lang tayo na matapos ng bangungot na to sa pamilya natin. Wala nang silbi sa atin tong batang to. Sino sa inyo gustong tumapos ng trabaho? Oh, pre. Andito si Cheska Lozado. Ano?
Sa Waldo, ah, bigla ka namang sumeryoso dyan. Yung nervous naman ako sa'yo, eh. Para kasing hindi ka na matiis, eh. Hindi ko na maitago sa'yo. Parang mas maganda siguro kung sabihin ko na kaysa naman sa iba mo pa malaman. Ikaw naman, ang dami mong papasakali, eh. Pag joke lang yan, lagot ka talaga sa akin. Isa, paano kaya kung malaman mo na dati akong preso? Preso? As in, nakulong ka? Preso. Bakit ano bang ginawa mo? Nagnakaw ka ba? Nang hold up ka ba? Eh baka naman jaywalking lang yan, ang drama-drama mo pa, Waldo, ha? Nakapatay ako. Nakapatay? Wala sa itsura mo. At gusto mo maniwala ako. Sabi ko na sa'yo ngayon, nakapatay ako. Sino? Chuhi ni Arian. Hindi ko sinasadya. Napatay ko siya. Sa nangyari, nakulong ako. Kahit noon pala, Superman ka ni. Tagapagtanggol ng mga naaapi. Buti, nahalaya ka pa. Oo, si Arian. Siya tumulong sa akin. Ginawa niya lahat para makalabas ako ng hulungan. Para makalaya ako. Ang dami niya rin sakripisyo para sa akin, eh. Hanggang sa na-acquit na ako. Nakalaya. Bali, lumabas ako orte self-defense. Kaya pala, hindi mo talaga makakalimutan si Arian. Pero bakit ba kayo naghiwalay? Nagmahal ba siya ng iba? Hindi ba sabi mo may iba na siyang pamilya? Hindi ba mahirap yung nagsakripisyo ka para sa pag-ibig? Tapos napunta lang sa paalamanan. Sakit, ah. Lahat naman ng paalamanan masakit, eh. Nasa puso mo pa siya, Waldo, no? Siguro. Pero kailangan na niyang mawala. Kahit dito. Hindi dahil gusto ko. Pero dahil kailangan. Diba? O ngayon, alam mo nang ex-convict ako. Makalayuan mo na ako, ha? Akala ko akong mababaw.
naging malalim ako makipagkaibigan. Sige na. Umiis ka na. Nilalamig ka na. Next time, ha? Ako namang kwentuhan mo ng love life mo. Kung wala akong kukwento, wala akong love life, no? Talaga lang, ha? Wala o meron ka lang ayaw maalala. Grabe siya, oh. Eh, di ba sinabi ko na nga sa'yo, hindi ako naniniwala dyan sa forever na yan? Eh, ba't kukuha pa ako ng whatever? Ayoko lang masaktan, yun lang yun. Sige. Sabi mo, eh. Salamat, ha? Ina. Palit ka na din yung damit mo. Ando. Dante, nagabi ho. Nahatid ko lang si Isa na basa kasi kami ng ulang kanina eh. Aalis na rin yung ako. Sandali. Huwag kang magalala, hindi kita awayin. Ngilan sana ako ng dispensa sa'yo eh. Sa buong pamilya mo. Nabubuting taong pamilya mo, Waldo. Nagkataon lang na ito pakton ng tatay ni Isa. Sensya ka na. Kalimutan na natin yan. Peace na tayo. Walang problema mo, Dante. Maraming salamat po. Sige man, Dante. Tuloy na ako, ha. Sabihin ko kay tatay. Isa. Sira? Eh, hindi. Eh, inaayos ko lang. Kasi madalas kumalas yung kadena kapag may pasahero ako. Eh, tsaka inaayos ko na rin yung preno. Hala, tulungan na natin tayo. Hindi na. Hindi na, tulungan na kita. Mukhang pagod ka eh. Pagkain kita, pagkain. Hindi na tayo. Naupuan na lang dyan. Oh. Upuan na lang dyan. Okay lang yan. Basang-basa ka ng... Hindi, wala yan tayo. Baka nagpapatuyo ka ng likod, ha? Hindi. Naulan na lang kami kanina. Isa. Ayos lang. Ano ba nangyari dito? Eh, wala. Kasi ka kumakalas. Pero yan, nilinis ko lang. Maayos naman yan. Teka, sandali. Oo. Pati yung preno, inayos ko na rin eh. Ano? Kumaagad na kagad, no? Talaga? Kanina, delay. Ito, kailangan pa din. Kasalubong ko muna sa'yo. Oh! Birthday ko ba? Hindi. Bibili sana ako para sa akin. Pero naisip ko, mas kailangan mo ito eh. Oh. Wow! Nakakabagit sa... Uy! Paps! Bakit saan dating ko niyan? Siyempre, bitin eh. Pero dahil nakalagay dyan, the best paps. Kasi tayo, ikaw ang the best na paps. Papa, daddy, dad, tatay, ama sa buong mundo. Salamat na ka. Ako naman eh, ririgaluhan kita nung sombrerong nakalagay na pinakapaborito kong panganay. Tayo, ilan ang panganay mo? Ha? Ilan panganay mo? Ikaw lang! Bakit pinakapaboritong tatay? Ay, panganay. Ay, ibig sabihin, ikaw ang the best na panganay. Pwede ba naman yun, di bumangon sa hukay yung nanay mo at sinama ako? Ikaw naman talaga, oh. Siguro ano ang panganay ko? Mahirap na, eh. Mamaya may Waldo to ka dyan, eh. Wala! Ikaw naman. O baka may Ronwalda, o ano? Wala! Ikaw lang ang panganay ko. Ba't napasa ka ng ulan? Inabutan kami ni, ano, ni Isa dun, eh. Oh? Bagal kasi tumakbong, bigat, eh. Taba kasi. Kung sasabihin, magagal sa akin yun. Akin ka na lang, akin ka na lang, kay aking iingatan. Akin ka na lang, akin ka na lang, kay aking iingatan. Akin ka na lang, akin ka na lang. Magaling! Kaya ka pinipimpos, ang taba-taba mo na. Eh, lang, wala akong mic eh. Ay, King. Lipat mo nga sa balita yung radyo at may paparating daw na bagyo. Huh? Hindi yata tatama sa Pilipinas. Maski na, nice. Kina, King. Lipat mo sa balita. Hindi naman nagbabaha dito tayo, sabi ni Isa. Puputik lang daw. Huh? Pang bibi. Si Isa? Bibi level. Si Isa, kaya ka ginapit kagabi. Nang uwi.
Alam, paano naman tayo na punto dyan? Binibigyan nyo naman ang ibig Last sabihin report. Eh. Yay! Yay! Bakit guilty ka? Yung biktima ng kidnapping na si Cheska Lozado, anak ng Supreme Pacific Corporation President and CEO na si Tristan Lozado. Narito ang pahayag ni Lozado. Paano may lakas ang mga... Salamat sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong upang mabawi ang anak ko. Pero hindi kami titigil hanggat hindi napaparusahan ang mga gumawa nito. Mr. Lozado, may suspects na po ba ang pulisya? Yes, we do have suspects, but I don't want to disclose any information right now. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay makasama ang anak ko at ang pamilya ko. Ay, Diyos ko! Masusunod yung niluluto ko! King, tumulong tayo sa lola mo. Ha? Halika na! Kumanta pa ako! Huwag ka na kumanta, kaya sumasama ang panahon eh. Ngunit may araw eh. Alam ko, miss na miss mo na yung daddy mo. Pasensya ka na kung hindi mo muna siya makakasama ngayon, ha? Ang dahil pa siya ng problema. Pero huwag ka mag-alala. Nandito naman si mommy. Anak ko. Salamat ako na nandito ka. Kasama kita. Ay, hindi ko kakayanin kung mangyayari sa'yo yung nangyayari sa atin. Pinapangako ko sa'yo, poprotektahan kita. Hindi ako papayag na mayroong makapanakit sa'yo. Hindi ako papayag malayo sa piling mo. Hello? Tapos yun na si Cheska. Salamat. Anak. Okay na si ate. Okay, sit down. Dito ang Tita Arian mo, pero tiyak na matutuwa yun pag nalaman niya nandito ka na. Cheska! Cheska, where's my baby? I missed you so much.
Tristan. Something's wrong. May nirecommend sa akin psychiatrist to help Jessica. I can make an appointment today. A psychiatrist? Ano tingin mo sa anak natin, baliw? Jenna, she needs professional help. What she needs right now is to get away from all of this. She needs her family. And when I say family, I mean buong pamilya. And that includes you, Tristan. Why don't we go to the States? Kailangan natin siyang ilayo sa tromang naranasan niya dito. And if you think after that she still needs to see a doctor, edi sige, patingnan natin siya. Tristan, our daughter needs us right now. Hindi ka ba natatakot o nag-aalala sa kung ano man ang ginawa sa kanya ng mga kriminal na yon? Our daughter could be going through hell right now. Okay, okay. And we don't even know it. Okay. Tama na. Tristan, si Arian, gusto kang kausapin. Thank you, tita. Excuse me? Don't you even know how to say excuse me? Yes. Alam mo na nga, nag-uusap kami dito ni Tristan eh. May pinagdadaanan ngayon si Cheska. Wala ka ba talagang pakialam? May pakialam ako kay Cheska. Mahal namin siya. Kaya ka nga namin tinitiis eh. Dahil nanay ka ni Cheska. Kung hindi namin mahal si Cheska, matagal na kitang ginawang pang-barbecue. Magandang morning! Ikaw talaga sutil ka eh. Ano naman maganda sa umaga? Ang ngiti mo. Ha? Laki ah. Gilagid mo. Tandaan lang. Masaya lang ako. Bakit ka masaya? Kasi binigay na ni Lord yung palagi kong pinagdarasal. Parang di naman. Parang chubby ka pa din. Ay hindi. Na sana umunat na yung kulot at komang mo. May personal ka eh. Di kasi yun. Ano ba? Na magbago na si tatay. Galing no, Milagro. Dura ko lang yun. Dura? Oo. Oh, kada kumakain siya dito, dinuduraan ko yung pagkain niya eh. Effective, alaga? Diba? Oo. Oh, effective naman talaga, diba? Kakaroon ng Milagro talaga. Ang tao, hindi imposibleng magbago. Lalo na't galing sa puso. Sana sasamahan ng konting dura. Tama ka naman dyan. Sana ibigay na din ni Lord yung isa ko pang pinagdarasal para todo bigay na yung happiness ko. May sasaya pa ba dyan? Mukhang galak na galak ka na. Oo naman. Na sana lahat ng taong gustong makapag-move on, makapag-move on na. Hindi lang basta yung masabing move on, ha? Yung totoong move on. Yung handa na magmahal ulit. Excuse, ha? Hello, ma'am. Hello, Engineer Delmar. Pumasok po kayo ng maaga for a meeting with Mr. Sandoval. Ah, okay po. Sige, okay lang naman po. Okay, great. Thank you and see you later, Engineer. Thank you rin, ma'am. Tara. Maghahanda na ako. Gusto mo ng ano? Banana cue? Dalawin mo na. Alam ko naman gusto mo ng dalawa. Para sa tatay mo. Walang dura yan. Babe, dyan na muna kay ni Angelo. Tristan, gusto ko makita si Cheska. Hindi mo pwedeng iwanan dyan si Angelo. Eh, di sasama ko siya sa akin. No, okay? Tristan, nag-aalala rin ako kay Cheska. Gusto ko siyang alagaan. Babe, listen. Cheska's still in shock. Hindi siya nagsasalita. Hindi mo rin siya makakausap. But I promise I'll do everything to help her. Okay? Thank you for your concern. But you have nothing to worry about. Okay. Pero oras na malaman ko na ligtas na sa amin bumalik, uuwi na kami. Tristan, minsan naman pagkatiwalaan mo rin yung mga desisyon ko, pinag-iisipan ko yun.
Hindi ko mailalagay sa panganib yung anak natin. Alam mo yan. Sir? Sir? Hi, sir. Kaya kita pinatawag dahil dito. Hey, sir. Di po ako manager eh. Pang-manager po ito eh. Ayan na naman tayo eh. You are what you think you are. Ngayon kung sasabihin mo kagad na hindi ka qualified dahil hindi ka pa-manager, eh hindi ka na nga magiging manager. Delmar. Sir. Don't you have any ambition? Meron na, sir. And it's not enough to have an ambition. Kinakailangan matutunan mo kung paano maabot yung ambisyon na yan. How? How, Delmar? Sa hindi ko pagtanggi sa mga oportunidad. Good! That's what I'm saying. O, sige na. Go to my secretary and ask her about the registration. Okay, sir. Thank you, sir. One more thing, Delmar. Sir? From now on, ayoko na makikitang naka-t-shirt ka lang dito sa office. You're an engineer. Paano kang igagalang ng mga tao if you don't take care of yourself? Remember, sa mundong ito, if you value yourself, others will see your value. Okay? Okay, sir. Good. Back to work. If you value yourself, others will see your value. Thank you, sir.